Hello, hello. Magandang umaga, mga solid Titonatics, solid Patreonatics, solid Ditonatics, solid ACNatics, solid Apollonatics, solid ASNatics, solid Cryptonatics, at yung mga solid aw-aw natics. Hello mga titos and titas, welcome to Tito Late! 9:30 na! Magandang umaga po sa inyo lahat, ha? Mga titos and titas, good morning po! Tito Mark Kevinson, Lood, Tito Arman Nicolas Bulanyo, ang taga-bukas ng ating tambayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Ang ating market, ipapasok na kagad natin. Sandali lang. Late na nga. Magandang umaga po, Tito Legion B. Uy, galing Canada yan. 5 Canadian dollar. Kahit daw late ay eto, meron pa rin pa-COVID. 5 Canadian dollar. Eto po sa inyo, Tito Legion B. Maraming salamat po. Ayun. Solid takbonatics si Tito Pamsi Wamsi. Saan ka ba tumakbo? Sumalo ka dito dyan sa crypto. Kaya tinanghali eh, diba? Ayan na nga ba, pasok na nga muna natin yung market. Maganda naman ang opening, up na naman tayo, ha. Ayan na naman tong market na to, ha. Up na naman tayo ng 22 points tayo up. Kahapon umabot pa natin ng 30 points. Only to close nang halos unchanged kahapon, di ba? So red na naman to pagkakilos na naman sa ilalim to. It's red na naman ang aabuti nito. Magandang umaga po. Tito James Beat, sabi niya, good day Tito. Salamat po sa webinar last time. Dami natutunan. Salamat po ulit. Yun. Salamat din po Tito James Beat. Sana ay mai-apply yung mga natutunan. Sana gumana ang bakuna. Second dose na yan, ha? Sana gumana. Mga titos and titas, tayo ay forever student ng market, no? Stock market and crypto, forever student tayong lahat, eh. Kaya hindi dapat natatapos yung pag-explore, yung pag-aaral natin tuloy-tuloy, di ba? Ako ho, kahit na 13 years na tayo nandito sa market, marami pa rin tayong nadidiscover, marami pa rin tayong kailangan i-adjust sa crypto lalo, di ba? Ang dami nating kailangan pa rin mga i-adjust diyan. Kasi dynamic eh. Yun ang maganda sa stock market at saka sa crypto, dynamic. So hindi ka po pwede yung hindi po pwede dito. Ano yung kasabihan na yun tungkol sa aso? Ay, puro aso na sa isip. Yung ano, you cannot teach old dogs. Tama ba yan? Ang dami naman dogs na yun. Dog na lang. New tricks. May dami ng tricks eh, no? Pero dapat hindi eh, di ba? Mga titos and titas eh. So, hindi po pwede rito yon. Pagka ayaw mo matuto ng mga new tricks, kailangan na maka-adapt. Kasi nga, especially, no? Sa crypto world, mga titos and titas, nag-iiba kasi yung ano ng players eh, di ba? Karamihan ho dyan ng players sa crypto, halos lahat ay traders ngayon, di ba? Sa stock market, dumami din nakita natin, dumami din yung retail traders last quarter of 2020 hanggang first quarter this year. Ewan ko lang ngayon kung nandiyan pa. Ayun, cannot teach old dogs new tricks. Yung pala yung sabi ni Tito Ivan Lim. Usapang aso tayo eh. Magandang umaga po. Ayun, no? Tama si... Ano ba yung tinatanong mo? Paibo, tama si Tito Junax ang hanapin nyo. Tito Junax, nandito ka ba? Magaling magturo yan yung color coding ni Tito Junax. Matindi rin yun, yung color coding niya na Paibo, tsaka... Elliot Wave, mga titos and titas. Yung aso, nakawala sa kulungan kanina, bumalik ulit.
Alam na this, di ba? Pagka bumalik yan. Buy high, sell low ng mga call boys para lumapit o lumipat sa crypto. Sabi ni dito, Randy Salazar, but you can teach us how to dodge. How to dodge. Yan yun eh, di ba? Pwede naman. Sinakmal ng aso yung bet niya. Ayun, umangat yung aso. Exciting days ahead, no? Exciting times ahead, mga titos and titas. PSE and Cryptoverse. Kahapon may kakwentuhan ako. Sabi ko, siguro once na medyo maglaylo ang crypto, magbabalik ulit ang sigla dito sa PSE. Palagay ko lang, ha? Ngayon, ang na-attention kasi nasa crypto. Diba? Kaya, yung PSE natin, medyo matamlay. Kasi nasa bear market, eh. Yun yung sinasabi natin na teach dog new... Ano ba? kailangan ay kahit na old dog ka na, you have to learn new tricks always. Yon, di ba? Hindi pwede matigas ang ulo eh. Yun eh. May kapangalan pala ako dito. Ayun, si Tito Randy Ong. Marami kang kapangalan dito. Nahabol na ni LC si APL. Oo nga no. Ano ba si LC ngayon? LC... Ay, di magre-race to, ano na yan? Ano ba tayo? Ano ba gusto nyo? Race to piso? O race to 10 cents? di ba? Teach dog how to sleep. Yun, pwede rin yun. Late but present si Tito June A. Di ba, Tito Philip Begosa? Lalong numipis trading sa PSE. 4B na lang ba, Tito, kahapon? Tama, Tito. Nandun na nga lang. Nasa 4B na lang eh. Yan ho yung pandemic level natin nung nag-crash yung market nung March 2020 hanggang June, nasa 4 billion yung trades natin. Ang normal trade ng PSE pre-pandemic level 8 billion po eh, no? Yun. Natutulog yung kuneho, sabi ni Tito Green. Magandang umaga, Tito Ronji Isip. Ayan, ha? Ansharap swing ni Dodge. Ni Dodge daw eh, no? Buy low, sell high. Futures. Yon, yan ang Tito Moves. Ang ganda ng pinipinie mo sa akin, ha, Tito Ronji. Ha? Malupit din yung futures eh. Kailangan maaral din natin yon. Kaya nga, we are not disregarding that eh. Tignan nyo na dun sa ating dyan sa Patreon natin, no? Marami din nagtuturo sa atin na eto si Tito Ronji, ang lupit mag futures nito eh. Basta magaling ang trick, basta magaling ka magbantay. Yan. Para hindi masunog ang bahay. Yun yan eh. Kontento na ako sa market na to. Kahit kawawa ang economy, sideways rin ang market, sabi ni Tito Maki. Oo nga, yan nga Tito, 'di ba? Sideways ang market natin. May mga opportunities pa rin dyan along the way. Pero maganda yung sinabi ni Tito Maki, 'di ba? The key to happiness is contentment. Yon. Kung kontento na kayo at happy na kayo, okay na rin 'yan. 'Di ba? 'Di ba? But if you want to explore more, aral pa more. Ganun lang naman 'yan eh. Kanya-kanya ho kasi 'yan eh, 'di ba? Kung ang hindi ho lumiligaya sa stock market, sa crypto, o kahit sa buhay, 'di ba? Yung hindi nakukontento. 'Di ba? At ang hindi rin lumiligaya, no? Sa stock market at sa crypto ay yung ayaw naman mag-explore, 'di ba? Yung meron ka pang ibibigay pero ayaw mo rin ibigay. 'Di ba? So this is really a balance, no? Basta importante, makontento, kung happy ka na, kontento ka na kayo dun sa kung ano yung meron kayo o yung wala ka nang. Sabi nga ni Lao Chu, 'di ba? Dun sa webinar natin sa Cold Hard Truth about Stock Trading. Be content with what you have. Rejoice with the way things are. When you realize that nothing is missing, the whole world belongs to you. Yon. Diba? Yun po yan. MRC! Aba! Binobomba na rin daw. 465 LC 195.
may iipitin daw yung MRC. Nang dahil sa Binance Future, nakabili na ako ng bike. Dati ako may kotse. Sabi niya dito, Ken. Joke lang. Future is the future. Sabi niya. Ang di lumiligaya sa PSE at crypto ay isang online sabungero. Sabi ni Tito Jerome. Ayos yun ah. Ayos yun ah. Yung iba, nag-online sabong pa eh. Diba? Kaya kung dyan ka naman liligaya sa sabungan na yan eh. Why not? Why not? Tito, wala po yata yung gamer mo sa likod. Meron, meron. Nandiyan. Teka, paano ba ako? Nandito. Nandiyan sa likod. Nasa Kodli. Nasa Kodli. Magandang umaga po sa mga titos and titas natin dyan sa 2 Trade Asia. Good morning po, Tito Raf and Tito Chase and Tita Christine. Hello po sa inyo. Ay, mamaya, sa commercial natin, napanoorin nyo. Nangingimbita ang mga taga 2 Trade Asia sa Thursday. Opo, mga titos and titas. Mamaya, ipa-flash natin sa pagka pinasok natin yung ating commercial. Magandang umaga po sa inyo. Ha? So, sa Thursday, mag-ready na kayo. Mm-mm. Eh, gusto nyo ba? May pamimigay na naman yung mga titos and titas natin sa 2 Trade, ha? Sa Webes. Anong oras ba yan? Teka, nandito. Ipa-flash ko mamaya sa, ayun, oh. 5 p.m. Yun. 5 p.m. daw to. Mamimigay sila. Ayan. Learn how to make your first move and get a chance to win 25,000 pesos. Ganon katindi si 2 Trade. Diba? Pag sumilip si Bunsoy, baka aangat na yung market sa hindi Tita Labayang. Ano, pasilipin na natin. Pasilipin na natin. Tito, wala. Tine-training ni Tito si Bunsoy para lumambot ang sell button sa gaming. Yun. Oo nga eh. Yun lang nga eh. Magandang umaga po, Tita Rosario Laison. Welcome po sa ating tambayan. Ilan na ba tayo rito? 370 ang ating likers. Ilan ba nagkakagusto rito sa tambayan natin? 111! Dito na ako. Aangat na yan, sabi ni Tita Maris Castro. Tita Maris, nasa ka na ba? Nasa SG ka na ba? Ano lagay ni... Up na tayo ng... Ano to? 24 points? Ba? Green lahat? Nakikita nyo ba? Green lahat? Tignan natin ang losers at saka ang gainers. OM. Mining to. Omiko. Land. City Land. Maangat pa rin to ah. Bell, LFM, SGI, LCB. Kapatid ng LC to. Nilagyan lang ng B. Ah, May 18 pa ang balik ni Tita Maris sa Singapore. Pasili po ng BSE. Maya-maya pong konti, magsisilipan tayo. Tito Angelito, te. LCB, KPPI, ayun, MRC nasa top 10, ano? Up ng 3% ang mga losers ngayong araw na to. Tamo yung UPM talaga. Itong UPM at saka OV, ito po yung pagka isang fluctuation, ang laki ng swing. Kaya ho 8% yan, siguro isang pluck lang yan eh, diba? Si NI ay down ng 5%, BSC down ng 4%. Mining, may mining component din yung BSC. So UPM, OVNI, pare-parehas mining yan. ASEX Logistics down ng 4%. ZHI, mining ba to? Holding to eh, alam ko eh. IDC, nakikimining din. Si Lodi down ng 3%. Alco, babago tong Alco ah. Down ng 3% at yung Tugs down ng 2%. Isang plaque, sabi ni Tita Maris. Magandang umaga po, Tito Jinjiku. Jinjinku. Ako. Magandang umaga po sa inyo. Oo nga, Tito Mark Yang eh. Wala si Tito Victor eh. Yung naliligaw doon sa Russia eh. Ayun, di, Tito James Block. Ayan ha. Tito, pa-COVID para doon sa, nasa likod. Huwag magpaiwan kay Asen. By the way, anong balita kay Tito Nestor? Oya, may nagpa-COVID sa'yo, Bunsoy. Si Tito James Block.
not so rich collector, pero ang collection nito matitindi. Follow nyo sa Instagram yan, si Tito Not So Rich Collector. Hindi pa masyado mayaman yan. Wala pa. Wag daw magpa... Ano lagay ni Asen? Tumatawid na sa ano yan, ha? Sa... 7, lumawid na ba tayo? O yun, no? 696 na, no? Ongoing, di ba? Yung kanya pong SRO. Yun lang. Yun lang. Ongoing yung SRO. Ayun, last week pa pala yung webinar. Sabi ni Tito Rap, late ko pala nabasa yon. Ongoing yung SRO ni Asen. Pero umaakyat na. 650. Alam na this. 'Di ba? Ano daw ang balita kay Tito Nestor? Hindi nagpapakita si Tito Nestor eh. Natrap yata ng mga sirena to, it's eh. Sige, Apollo po, mamaya silipin natin, ha. Pababa siya, 1960 ngayon. Mukhang nagko-konso to. 17 to 25 talaga swing nito. Swing it, bebe. Tita Mary Ann, turuan mo nga kami mag-swing. Ah, FOO pala. Hindi pala SRO. Sorry. Sorry. FOO pala. Paano po mag-buy sa FOO price ng ASEN? Newbie po kasi ako to trade A. Meron po sa to trade Asia. Lumabas po yan doon sa notification nyo dapat. So, pwede po kayo mag-subscribe. I-click nyo lang yung link na yon. Tito CMR. Tulog daw ang PSE, sabi ni Tito David. Gisingin natin. O, papatulogin pa muna. sabi ni Tito Rap, last week pa pala yung ano, webinar. Mali pala yung basa ko. Pero, eto maganda. May episode 3 next week. So, abangan natin yung episode 3. Sabi ng 2 Trade Asia. So next week daw magkakaroon pa uli sila ng webinar. Part 3 na ho yan, mga titos and titas. Ay sige tito, isend mo nang mas maaga-aga na makapangambata tayo rito sa tambayan. Wag nga naman sige sa akin dito Maki. Wag niyo muna tawag gigisingin yung market. Baka ma-bad mood eh. Okay na tayo eh. 27 points up na eh, di ba? Mahirap na eh. Baka mamaya maalimpungatan eh. Di ba? Tito Vlog, muna lang talaga nagpapasayas ng morning trading days ko. Sabi ni Tito Randy, ha. Di na video sec. Una ino-open ko ngayong bear market. Yung vlog mo na lang. Ay, salamat po Tito Randy, ha. Ako nga, nakalimutan ko na ibang password ko. Hindi. Alam nyo, itong experience sa bear market, nakakatuwa rin naman. Dahil nga itong ginagawa nating araw-araw the morning show. Kahit na tulog ang market, gising tayo, nababantayan natin. So, yung experience sa bear market, masasabi na natin eh. No? Lalo na yung mga bago, kahit kakapasok nyo pa lang, masasabi nyo na, especially kung pumasok kayo, fourth quarter 2020 tsaka yung first January, no, yung January this year, di ba? Halos na experience yun na yung buhusan, di ba? So halos talagang na experience niyo ng bonggaseous, ha, yung bear market. So nakita niyo po, no, nakakainip talaga. Halos walang gumagalaw. Actually flat na yung market natin eh. Di ba? Flat na with konting mga dips, no. Flat na siya. Wala na, natapos na tayo dun sa era ng buhusan ng buhusan. So yun talaga yung matindi. Pero we are considered na nasa bear market pa rin. Not sa technical, ha. Pag tinignan nyo, talagang nasa bear market pa rin tayo. So ang maganda yung mga learnings, yung mga kinoshare natin dito, di ba? Yung mga practical analysis na araw-araw. Hindi ka ba flat? Tita Maris na. Pagong market, sabi ni Tito Joseph Tan. So lamang talaga dito yung hindi mainipin at magagaling magbudega, di ba? So magandang ma-experience naman natin. Susunod, syempre, i-cycle nga eh. Diba? After naman ng bear, pupunta na yung bull. So since nandito kayo, nakatutok dito sa bear market habang flat siya, maganda ring experience ho yung first leg ng bull. Yon.
Kasi ako, nung first leg ng bull last time, 2009, hindi ko naramdaman. Yan. Kasi bakit? Akala ko nasa bear market pa eh. Yung pala nagkakapaan na yung bull. Gumagapang na pala yung bull. Diba? Panalo ang hindi sumusuko, sabi ni Tito Jedrick. Sa PSE at crypto, pag umaakyat, ang bagal. Pag bumabagsak, isang kurap. Isang kurap lang. Totoo po yun. Ano? Kasi Tito Eman, yun nga eh. Yun ang observation natin eh. No, most of the players now in PSE and in yung crypto ngayon lang naman eh. So hindi natin ma-judge yun eh. Most of the players are retailers eh. So kaya ito yung mga sagasa trades, no? Yung hoping for quick trades. Kaya konting laglag, nasasama sila, nasasabay sa buhusan. Ganon din sa crypto, mostly retailers na yung mga nandun. Nandun pa ngayon, no? Hindi pa pumapasok yung mga insti. Bawal pa sila dun. Ha? Asen, 703 na. Tito, ano po ba sabi ng bolang kristal? Tungkol sa amba, ano ba ang babasahin natin sa bolang kristal, Tito Angelo? Tito, paano magsimula ng negosyo? O, di ba mag-usapan natin yan? Usapan negosyo, gusto mo, Tito, kukwentuhan kita. Sabi po ni Dean Pax Lapid sa akin tungkol sa pagninegosyo. Create a product or service na yung hindi yung gusto mong ibenta. O, totoo po yun. O, huwag ka daw gagawa ng produkto o servisyo na gusto mong ibenta. Dapat yung willing bilin ng customer mo. Gets? So, ganun kasimple. Doon magsisimula ho ang negosyo. Product or service na willing bilin ng customer. Diba? Kasi most, yung iba, siguro nakakapag-start because it's their hobby, it's their passion. No? Yun ang nagda-drive sa kanila. And then later on, they tweak it kung ano yung gusto ng customer. Diba? Pero kung yung gusto mo lang, ang gagawin mo, at wala namang bibili, ay wala hong negosyo doon. It's a hobby. It's not a business. 704 na si Asen. So, ganun po. Yun po. Three things na kailangan malaman sa negosyo. Tatlo lang ang kailangan yung tandaan. Tatlong skill ang kailangan tandaan sa negosyo. Sales and marketing, operations, and accounting. Yun. Tatlo lang ho. Charity. Sign of bull market is nearing. COVID is trending down while vaccine rollout is increasing. It's an opportunity to buy, sabi ni Tito Elimar Verdadero. Yun. Yun na yun eh. Diba? Ang galing. Yan ang mga practical analysis. Kasi nakikita natin ang reason naman kung bakit hindi makaakyat-akyat yung market natin is because of the virus. Paakyat na nga sana tayo. Nakontain na natin yung last quarter of 2020. Yung virus, pagdating ng first quarter, March, ready-ready na sanang ibukas. Biglang dumami yung virus eh. Diba? So, tama po yung practical analysis na yun. Sabi ni Tito Elon Musk, three skills you need to know. BTC, LTC, and Doge. Yun. Tumaas si Asen kasi sa EPS niya tumaas 0.35 na daw. May nabasa ako na dito lang sa social media. May nagsend doon sa isang group, sa isang group chat. Ang laki ng tinalo ng earnings ng Asen, no? Yun ang nabasa ko eh. O, isa na rin yan sa kaya umaakyat. BSC, takbuhan na, buti na lang, naka-exit last week. Ayos, ayos, Dito Joshua, ha? Yan po, no? Kaya kailangan, nakabantay eh. Sana mahikayat na tao magpabakuna. Nagpabakuna na si P-Dudes. Marami pa bang ayaw magpabakuna? Na po pwede na. Eh kung ako lang, gusto ko na. Dumami kasi ng December, kaya dapat tigilan muna yung mga piyesta o gathering. Pwede sa ano muna, Zoom muna. Maganda si Asen pang long term pamana stock.
Ayan, sabi ni Tita Maris. Naalala ko, Tita Maris, nung isa sa... Eh, kaya may playbook tayo niyan eh, sa Patreon eh. No? Kasi naalala ko, isa sa mga solid na lipad nung bull run last 2009 was a Aboitiz Power. From 4 pesos IPO price, 4 IPO ni Aboitiz. Parang hindi ko matandaan kung 2 taon o 3 taon, pinatakbo ng 40, 45. 10 bagger. Ang matindi noon, nakabili ko ng IPO noon kasi dati nung bago tayo, puro IPO, maximum ano lang 'yon, maximum mabibili mo sa IPO noon, worth 25,000 pesos lang. So nakabili tayo ng konting Aboitiz noon. Ang hirap pa bumili noon, pupunta ka pa talaga sa TechTite, ipapasa mo. Ganun pa kahirap bumili ng IPO noon. Pupunta ka sa TechTite, ipapasa mo yung form, napakarami mong pipilapan. Nakabili tayo, nasa 450 yata o 410 yung IPO price. Antibay noon. Nag-crash ang market, bear market na. Nag-crash, siya hindi siya masyadong bumagsak. Nasa naglalaro lang yata siya sa 350, 410, nasa ganun lang. Tapos yung iba ang lalaki na nabinagsak. Since hindi siya bumabagsak, sabi ko, benta ko na to. Hindi bumabagsak, hindi pa masyadong lugi, baka bumagsak pa. So binenta ko. Tapos hindi ko na binalikan. After some time, nung pass forward, after ilang years, nagulat ako, nag-40 plus. So power. So ngayon, naalala ko tuloy, nung nakita ko to si Asen. Diba? IPO is equal to FOO. Yeah. Kasi backdoor si Asen eh. Backdoor po ito ng... Ano bang ba dati to? May nakakaalala. Kalimutan ko na kung anong company to. Binackdoor to eh. So ngayon, nag-SRO na sila tsaka nag-EFO. So, posible. Posibleng maging next Aboitiz yan. No? Depende syempre. Kaya nga, depende dun sa galaw niya. Diba? Sa development niya. Kasi may laman siya eh. Yun. Where pa? Sabi ni Tito Ivan Lim, it's 9:56! Aba, tanghali na pala. Tara na, magsilipan na tayo. Magko-commercial lang muna si Tito sa pagbabalik natin. Silipan portion tayo. Magbabalik po ang ating TVC!
We are back, mga titos and titas, and welcome to our second set brought to you by Tai Chow pa rin. Yan, Tai Chow lang ang sakalam. Kung gusto niyo pong umorder at makatikim ng authentic Taiwanese fried chicken, chicken popcorn galing sa Taiwan, yung flavoring niyan. Yon, galing sa dami nagtatanong paano daw ba gawin yung flavoring. Eh hindi ko nga rin ho alam ka, kasi ho ay imported from Taiwan. Yan. Yung mix ho niyan ay galing sa Taiwan. Yung manok dito na local na yung manok ha. Kaya talaga lasan-lasa mo yung Taiwan para hindi ka maiwan. Yan na. Subukan niyo po, no? Puntahan yung aming Facebook page, Tai Chow PH, ng makatikim. Tama-tama, ang heat index natin ngayon, nasa 40, ang apakainit. Samahan po ninyo nung fruit tea. Yan, yung very refreshing na fruit tea. Strawberry, passion fruit. Yun, samahan nyo yan. Pampatanggal ng enet. Tara na, magsilipan tayo. 80 daw, N-I-K-L ba yan, Tito Donald Simpson? Chili pa na tayo. O yung APL, hindi natin nasama kagabi. Aha. APL Meg N-I-K-L BSC. Taga Cagayan ka pala, Tito Maki. Wala pa dito eh. Hindi pa naaabot eh. Mainit daw dyan ngayon sa inyo, Tito Maki. Binulong sa akin ni Tito Kim. Napanood ko kagabi. Mainit daw sa Cagayan ngayon. Masarap sana mag-Tai Chow dyan. N-I-K-M-M. Hindi natin nasilip to eh. N-I-K-L. Meron na pala to. Aba. B-H-I. Ayun, ayos lang daw, sabi ni Tito Maki, may AC naman siya. Eh yung ACN, Tito Maki, meron ka rin ba nun? MWC, VUL, All HC, meron na po tayo nung BS. MWC, meron na ba? Ah, meron na rin. O yan. Punta kami sa opening sa Maria Clara. May date na. Ah, sige, Tito. Wala pang date. Pero sasabi ko sa inyo kung ano yung final date. Baka tansya namin. Baka mga second week matatapos na. Kasi under construction eh. Yung lugar eh. Pwede po. Sige, magkita-kita tayo daw pagka mag-o-open na. Doon kaya ako mag-live. Kaso ba ang bagal yung internet eh. BHI, meron na ba tayo? Meron na tayong BHI. Yung burger, mamaya sa kabilang tambayan yung burger. Converge. Libreng webinar daw sa inyo. FMETF. Ba? Meron ba yan dito? Baka, ewan ko lang kung meron po yan. Subukan natin yan. Bago yan. FMETF ha. Ayan na muna. Game na tayo. Chart. MM, meron na po. Tita Sarah. Pinas. Tapos KKBB ng Tai Chow. Yeah, syempre. KKBB sa Tai Chow yan. Na makatikip kayo. Okay, mga nandiyan sa Manila area. Kita-kita tayo doon. Sana kumasya tayo. PSE is halos flat to eh. Up tayo ng 21 points. Ang liit na lang nung candle natin ah. Ano na ba? Malapit na ba matuyot ito? 10:07 na. Malapit na. Teka, on ko na muna yung voice mode natin.
Isang moonshot nga dyan, PSE, pag nakatawid na tayo dito sa 6505, medyo makaka-hi. Hi. Sabi ni Tita Red, so like, check, dalawa na lang daw. Si APL, silipin natin. APL. Lalaglag talaga sa ano to eh. 100 moving. Ang pinaka-support na tinitignan ko po dito nasa 17 area eh. Itong area na to. Nandito sa area na yan. Or yung pinaka-bababa niya na 1650 ba? Yun, 1650. Sagad na nga natin 1650 pero kasi baka noise eh. So mga 17. Basta 1650 to 17. Pag inalis po natin to, makikita nyo sa longer time frame na nagko-consolidate dyan sa area po na yan. Diba? So, kaya sabi natin, dito sana o, kung nakasell kayo, pwede na kayo mag-buy back. So, pwede na naman ulit yan. Pwedeng i-swing eh. Pwede siya i-swing. Swing some, di ba? Wag lahat. Kasi baka mamaya, maiwan naman kayo, biglang bombahin. So, kaya sabi nga, especially sa crypto, no? Ako, wala akong kahilig-hilig sa swing eh. Ngayon, natututo tayo mag-swing. Kasi kailangan po eh, di ba? Kahit na hindi tayo master noon, sabi ko, isa sa mga weakness natin yun eh, yung pagsuswing. Pero kailangan natin matutunan. So si APL, as long as nagte-trade po, hindi mag-close below 1650. No? Ito ho yung previous, kanyang previous support. Yung all-time support, yung, ano ba to? March na support at saka January na support po niya, as long as hindi mag-close ho below dyan, valid yung consolidation natin. Ngayon, pagka tinagus ho yung 1650, aba dito tayo pupulutin, 12, 1280. So, malalim-lalim pa rin yan. So, pwede ka, anong gagawin mo pagka nalaglag dyan? So, pwede mo saluhin ngayon sa 1280. Nagsuswing ka po ba sa BTC? Hindi nga rin. Tito Anime eh. Hindi yan, hindi ko pa nasuswing yung BTC. Pero yung mga alts, nakakapag-swing tayo. Next po, si Mega World. Ito dati ang number one. Ito ang proxy ng PSE dati, si Mega World. Pero ngayon mukhang, pwede pa ba siyang proxy? Mukhang hindi. No? Mukhang hindi na siya ang proxy ng PSE kasi si PSE, ito lang yung katumbas niya dapat, yung low nito, yung hammer. Teka muna. Bigyan nga natin ng practical analysis to. Ito kasi, dati kasi siya ho yung proxy ng PSE. Kung ano yung ginagawa niya, sinusundan ng PSE. Bumaba, ngayon kaya ito pa rin ang proxy? Kaya yun ang malaking tanong eh. Yun ang tricky part eh. Kasi kung proxy pa rin ito ng PSE, ibig sabihin, babagsak pa rin tayo. Ito yung katumbas nung doji ng PSE eh. Bumaba. Kung proxy nga siya. Ngayon, kung magde-decouple yung PSE sa MEG or yung MEG sa PSE, maaaring hindi na to gagamitin na proxy. 10-0-10! Teka muna! Asa na? Voice mode. Wala. Time check! Ba't wala ito? It's 10! Oh, 10! Ba't nawala yung echo ko? Ano nangyari to, Dits? Hindi lumabas yung voice mode. Yan si Mega World po, trading below all the lines. Magkaiba nga sila ng PSE. Hindi, tama. Parehas halos. Pero mas nasa baba ito. Magiging resistance, ito pong area na yan, 330. No? Yung red line at saka itong ang immediate is yung 320 area. Next support ito dapat mag-hold to support na to. Yung 288 area. Lalim talaga ng mga ano. Lalim na real estate sector natin ha, mga titos at titas no. So yan yung obvious eh. Ganun lang eh. Binigyan natin ng practical analysis to sa mga ibang vlogs natin.
Next po, NIKL. So, titignan nyo naman. Tignan mo yung real estate sector. Kaya back, mukhang key recovery talaga eh. Mukhang key Swiss eh. Mukhang key Swiss ang recovery natin. Tignan mo yung real estate. Bababa, di ba? Trading below all the lines si Mega World. Samantalang si NIKL, trading above all the lines naman. So, baka yung mining ang maging outlier natin. Ha? Six to break. Konti na lang to, it's. And then, 650. Yan po ang resistances. Diba? So, yung mining ang baka yun ang maging outlier nitong habang patawid tayo from bear to bull market. Ang resist and support, lumayo na sa EMA. Lumalayo na po dun sa EMA. Pero nakakadalawang red tayo. Baka dikitan nyo EMA anytime. 550, 560 area po siguro yan. Yan ang support. BSC Energy umabot. Umabot yung 10.010 natin, ha. Energy, BSC Basic Energy. Trading na naman. Dinribble-dribble mo kami. 1. Dati yung resistance, diba? 1 peso. Ngayon, magiging resistance niya na po itong green line, which is nasa 85. Ang magiging support niya, itong dati niyang low. Ito, medyo sumusunod pa nga ito sa index eh. Yung 64 area. Para ito naman, parang parehas ng chart naman ni APL. 'Di ba po? Ayan oh. Pwedeng gumaganon eh. Para ganito kulay nito. Ayan po, no. Parang meron siyang range na tine-trade. So pwede kang makakuha ng support sa 64. So may pwede kang mag-swing ngayon, 'di ba? Tapos sell sa 1 peso. Medyo matagal nga lang po 'yan. Buwan nga lang 'yan. Sa crypto, 4 hours lang yan. Yung mga ganyan swing sa crypto. MM. Ito na, malapit na tayong, malapit na pong i-touch itong 200 moving average. Yan ang, hindi pa yan ang last line of defense natin. Itong 450 area pa. So meron pa tayo. Halos magkadikit na po yan dyan. Magkakaroon kaya tayo ng double bottom kay M&M's. Pwede based po dun sa ano, 'di ba? Tito Mitch, eh, 'no. Pwede mo i-swing 64 to 1. Nakailang balik siya dun eh. Si M&M's matagal nga lang, matagal nga lang. Sa crypto, maidlip ka lang, lumipad na manokis mo. Si APL pinaalis ang barko siguro kasi binuhusan. Bakit MA ginagamit mo? Meron tayong EMA rin, EMA 13. Isang EMA lang po ginagamit natin. EMA 13. Tapos the rest puro MA na. Doon lang ako nasanay, Tito, ano po, Tito Rogelio. Eh, gumagana naman so far. So, dapat mag-hold yung 450. Pagka hindi na po nag-hold yung 450, malalim ho ang kasunod eh. Nasa 380 area ito. Malalim ang kasunod. Ganong katindi ang market natin. Kahit mga magagandang companies, talagang bugbog. Ayan ang MM. Aba! Sabi ni Tito Nikki, salamat Tito sa pagmulat sa akin sa Cryptoverse. Yun, salamat din po dahil nakinig kayo. Nakinig kayo, no? Pare-parehas po tayo nag-aaral. Ang role ko lang po is pakita sa inyo yung opportunity, di ba? Kung ano yung meron doon. Pero yun po, pare-parehas tayo nag-aaral pa rin. Si Aba, ito rin, no? Pwede mo rin nga ito i-swing eh. Pagdating po dyan sa kanyang green line, ito yung area. Tagal lang nito. Dami natin nakikitang ganito sa crypto. Subukan nyo. Daing ganito na pwedeng gawin.
Support po itong green line. Nasa 1 peso, 102. Kung magbatalbog po yan dyan, magiging resistance din itong red. And ultimately yung 130. So yun ang utsura ni ABAP. May trend line din to dati. Na-break yung trend line. So kailangan niya rin bumalik po dun sa kanyang trend line. Magandang umaga sa iyo, Tita Jen. Sayo. Kamusta ba yung alaga mo si Pojo? Yung aw-aw. Si Pojo the doggy, the dodge. Si Tower nang bubuho sa ASEN para sumalo sa APL. Aba, nasilip mo pa yun ah. Aba, lumalabas si Tower daw sa ASEN. Hindi na bale. Hayaan mo siya lumabas diyan. Aha. So kailangan nito bumalik doon sa trend line, tapos mauuntog pa rin 130 si aba. BHI. BHI. Yun, nakabetsa ang Boracay Fridays, no? Boracay Fridays. Sabi ng MACD nito. Tapos na ba 'to? Baka noise 'to. Tingnan niyo po kung makabalik man sa trend line niya. Ito tatargetin ulit yung 12. O pwede na rin 'to, 20% 'yan, 'di ba? From today. Saan tayo nakakita ng support? Ah, itong area na to. Ito po, no? Yung area po na yan. Yan, o, yan. Ito, yung high na to. Doon ka nakakita ngayon ng support. Targetin na ulit yan yung 12. Balik na sa 12. 20% din yan. Hindi lang natin alam kung gaano katagal. Pa-shoutout daw kay Tito Jeff Carrynon. Shoutout po sa inyo, Tito Jeff Carrynon. Pinapa-shoutout kayo ni Tito Eugene. Hoy, Tito Jeff! Nasaan ba si Tito Jeff? MWC, time check, it's 10:18. Like check, 2:30 pa lang. Konti pa. Abuti natin ng 300 yan. Ito, rason. Isa pa ho, ito, maikwento ko ulit na storya. Nag-share lang naman tayo based doon sa experience natin. Yan naman ang goal natin, mag-share ng mga experiences doon sa 13 years. Isa rin sa mga matitibay, isa sa mga malalakas during the last bull cycle nung nagsimula, ICT. Silipin nyo yan. So, Razon. Ricky Razon yan. Wala rin ako noon, na-observe ko lang. Hindi ko pa kilala yun. Pero on hindsight, nung binabalikan ko, sabi ko ito pala yung mga malalakas, Aboitis, Ricky Razon, yung ICT, di ba? Itong MWC ay Ricky Razon na rin to eh. Sabi niya, he's planning to take this international na level. Tignan nyo po kung worth observing to. No, kung magiging alpha din sa next bull run. Kailangan lang i-break itong 17 and ultimately matagal lang nagbababad to sa ano eh. Mabagal lang to its eh. Matagal to bumababad sa maabot na ba ng 40 to? Sa 20 to dati matagal bumabad eh. Ayun. So worth watching din itong MWC dahil kay Tito Ricky Razon. So yung ICT from 5 pesos ba? Hindi matanda kung 5 o 20 na. Basta umabot na 100 plus yung ICT dati. Years din po yon. Kaya sa bull cycle, pag nakabodega na kayo, nung mga magaganda ha, hindi yung mga stocks na highly speculative. No? So yung mga speculative with good growth stories. No? Kasi during that time, ICT nag-e-expand ng kanyang terminals, parang ano nga bang country yun, iba't iba eh, nakadalawang dalawat o tatlong country yata yung ICT noon, kaya maganda ng inakyat. So yung mga may growth stories, yun ang aabangan. Tapos pwede mo na yung upuan mga tatlong taon yung hindi ka kinakabahan.
yung relax na relax ka lang. So yan po ang mga kailangan i-take out ng MWC. 17 muna, and then itong pink line 2120. May trend line na tayo paakyat. Ah, naging flat bigla, no? May trend line na paakyat, naging flat. So, nagko-consolidate. Si Vool. Ayun, Jedi o pala si Tito Jeff. Nakatutok daw! Nakatutok! Lumalaki nga naman yung gap ng likes. Sabi ni Tito Gilroy, oh. Ang ating market ay up na lang ng 13 points. Eto na naman tayo, ha, market. Yan ang hindi ko lang na-observe nun eh. Subukan natin balikan. So, subukan kong balikan. Kung nung bago ba mag-bull, eto po, kung may time kayo, balikan nyo rin. 2009 ho nagsimula yung bull market. Tignan nyo po yung PSE natin. Kung bago ba nagsimula yung bull, eh parang ganito ba yung ginagawa? Diba? Puro red candle na maliliit pababa para ma-confirm natin kung magsisimula na ba yung bull. Hindi itong bull na to, ha? Iba tong bull. Iba tong bull na to. Si bull naman, rounded bottom tayo. Letter U, recovery. Next resistance 3 and 332, natatandaan ko 'yun, 325 to. 3 and 325. Dahan-dahan na po umaakyat. Pwedeng support 'yang EMA. 'Di ba? Kaya sana naman eh sa experience niyo po doon sa buhusan at laglagan, hindi na kayo humahabol doon sa green, 'di ba? Pwede kayo lagi mamili pagka mga red candles kung type ninyo, kung inaral ninyo. So, yun po. Yan. Kasi yung iba, pag bumili sa green, pagdating ng red, nagbebenta, baliktad. Baliktad ang utak. Sa green, bumibili. No, kasi yan na, aakyat na, aakyat na. Pagkadating sa red, benta na, babagsak na, kakabili lang. Noong isang araw, aakyat, tapos naging red, babagsak na ulit. Diba? Kaya kailangan maintindihan yung binibiling stock at kahit papano yung basic charting na iintindihan din po. It's not how it starts, but it's how it ends. Yung naka-full screen kasi kaya natatakpan ang like button. Ah, yung pala, naka-full screen pala kaya daw natatakpan ang like button, kaya pala hindi umaabot ng 300 yung like natin. All HC. Time check 10:24. Ayun, ayun, kinatitan nyo yung tita moves ni Tita Mary Ann. Auto-like agad, pagka-open pa lang ng live. Yan ang bigay, Tita Mary Ann, di ba? Tapos, tsaka na siya nagpo-full screen. Sabay nag-gym, nag-gym habang nakikinig ng tambayan natin. Ayos ba, Tita Mary Ann? Sabay ang gym niyan. Logistics to eh. So, all HC. Support ito po, area. Tagal din natin hindi nasilip to, ha? 290. Yan po, isa, dalawa, resistance to, no? Tapos naging support, dalawa, naging support ulit, tatlo, ito, pangatlo, naging, pang-apat, nagiging support po ulit. Ang resistance, ito po, yung 350. Tsaga-tsaga talaga eh. Tsaga-tsaga talaga. Ganito talaga sa PSE ngayon, mga Tito Sentinas. Talagang iinipin ho kayo. Converge! Maganda pa rin ba ito? Ito, maganda rin ng growth story nitong Converge. Maganda rin. Kaya maganda rin yung itsura ng chart. Eh. Ang swabe ng uptrend ni Converge. Mabagal lang to pero swabe. Yun na napansin natin. Ano ba maikukumpara natin dito? Ito kasi IPO ng bear market. Pwedeng hindi naman baka ano eh, pero 19 na kasi to eh, no? Hindi naman parang avoidis eh. Sino ba yung mga nag-list ng IPO ng bear market tapos namayagpag? Wala akong maalala, no? Si avoidis lang yung isa, yung avoidis power. 2007 yata nag-IPO yon. Tapos nalaglag ng 2008.
nung nag-bull cycle nanguna. Ang medyo comparable sa galaw ni Converge na nag-IPO na nalaglag at umakyat is P Gold during that time, no. Matamlay din ang reception sa P Gold noon pero nalaglag din, nasa 12 yun eh. Kung nagkakamali, pero umakyat din. So may trendline tayo paakyat, may mga noise along the way. Tingnan natin na kung gagawin nga ito. Check nga natin 'yan. Check nga natin. So may mga noise sa baba at sa taas, no. Kung tama po 'yang drawing natin, noise to, noise din 'yan. So mauuntog tayo ngayon sa next 2015 area. So ang bilihan saan? Dito po. Diyan malapit sa mga linya na 'yan. Bakit? Lagi naman siya dumidikit diyan eh. Yan ang ugali eh. Parang ETH lang si Converge, sabi ni Tito X Kurachai. Ah, ganito ba? Ganito ba itsura ng chart ng Ethereum? Ayan po si Converge. Silipin natin to. Last na. Aba, maaga tayo matatapos ngayon. At malamig na ba yung aircon natin? FMETF. First Metro Philippine Equity ETF Exchange Traded Fund. Para bang PSE itsura nito? ETF. Malalaglag to ah. Sinasalo dito sa 97.75. Yan ho ang support. Ay, hindi naman pala malalaglag. Mukhang hindi naman. MACD kasi na tumatahi lang. So, nagko-conso po with downward bias. Ito yung conso niya sa short term. Downward bias kasi yan po. Yan. Nako, maiipit na to. It's ah. Magbe-breakout kaya yan? Yun ang tanong. MM, tapos na tayo. Dito Raymond, Allen. Ayun, malamig na Tito, nalinis na rin. Eh tara na, tapos na po. Kung gusto nyo po sumama, nabitin kayo. Nabitin ba kayo? Nabitin ba? Hindi ba umabot yung like button nyo? Eh kung nabitin kayo, samahan nyo po kami sa kabilang tambayan. Yan, kami nila Tito Gilroy, nila Tita Queen. Tito Vlogs Crypto Channel. So magki-crypto na tayo ha pagkatapos nito. Ito lang, magpapaalam na tayo. So kung gusto niyo ng alam mga ilang pa mga Tito moves at gusto niyo makaranas. Ito medyo nakakainip. Tignan natin sa crypto ho para magkaroon lang kayo ng comparison. Kahit wag kayo mag-trade. Magkaroon lang kayo ng idea kasi sinasabi nga natin, stock market para kang nagbibisikleta eh. Marunong ka na, nagbabalanse ka na. Crypto, nagii-scooter ka, mas mabilis. Same concept, 'di ba? May konting tweak lang. Hindi tweet ha. Si Tito Elon lang nagtutweet. Eh paano? Join na ha? Sa kabilang tambayan, Tito Vlogs Crypto Channel. Let's have a short prayer bago ho tayo maghiwa-hiwalay. Dear Lord, we praise and glorify you for your faithfulness and provision. We ask you to bless us and guide us as we journey in this chaotic world of the stock market. All these we ask in Jesus' name. Amen. Paano, mga titos at titas, salamat po ulit sa isang araw ng pagtambay, panonood dito sa ating tambayan. Kita-kits tayo dyan na sa kabilang tambayan. Stay safe! Bye!